Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente, na magbibigay po ng mga magagandang salita para po sa buong mundo, lahat po tayo ay magkaroon ng pagkakaunawa sa ating mga gawain. Mga kapatid ko, palagay ko naman alam nyo na sa panahon ngayon, naglalabasan na ang mga masasamang gawain. Nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng pandemya, nagkakaroon ng dayaan, nagkakaroon ng pagkatalo-talo. Nakasulat na po yan sa banal na aklat. Nakasulat na po ang mga nahula na po yan ng panahon pa. Dahil libo-libong taon na nakaraan, ang salita ng Diyos ay walang kamatayan. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya mga kapatid, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Kaya alam po, napakahiwaga po nito at napakaraming kahulugan. Ang bawat salita ng Diyos, hindi lang po iisang kahulugan. Marami po yan. Ang hindi po nauunawaan ng karamihan, dahil nakasaad sa banal na aklat na walang ibabawas, walang idadagdag. Ang ibig po sabihin nun, no, hindi po sa mga letra. Kasi po, ang banal na aklat ay nag-uutos na salita upang isagawa. Ang nangyayari po sa panahon ngayon, pinagtatalunan na ang salita. Dahil ang gustong marinig ng karamihan kung ano ang nakasulat, doon lang po sila ano ng isipan, kung ano ang nakasulat. Pag nabago ang nakasulat, sasabihin mali. Mga kapatid ko, wala naman pong mali. Basta sa nasa mabuti. Halimbawa po, mayroong isang verse, no? Isang verse po, no? O anong kapitulo to, no? Mayroong isang verse po na halimbawa po nagsasalita na si Pedro ay mabuti ang ginawa sa kanyang kapwa. Kita nyo, si Pedro ay mabuti ang ginawa sa kanyang kapwa. Dapat na, yun lang po yun, ha? Huwag mababago. Meron pong isang salita na maganda ang ginawa ni Pedro sa kanyang kapwa. Magtatalo na po. Dahil daw, si Pedro ay mabuti ang ginawa sa kanyang kapwa, hindi po maganda ang ginawa. Hindi niyo ba alam kung uunawain niyo po? Kapag maganda po ba ang ginawa niyo sa inyong kapwa, hindi ba mabuti yun? Mabuti, di ba? Ano mali dun? Letra? Alam niyo po, pag isinasagawa niyo na ang salita ng Diyos, wala na pong letra dun. Nasa paggawa na po yun. Ang Ama na, no? Ang bahala tumanggap kung anong ating ginawa. Kung mabuti ang iyong ginawa para sa Ama, maganda yung ginawa mo. Ano pa ang pinagkakaiba? Mabuti, maganda, mali? Wala pong mali eh. Parehong tama. Ang kailangan lang po natin, maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi kung sa letra po tayo titingin, mga kapatid, pag sinabi, I'm the bread of life. I'm the bread of life, no? Kung tatagalugin mo, akong tinapay ng buhay. Paano yun?
Kasi mga kahulugan nga po eh. Makahulugan ang salita ng Diyos, no? Kaya mga kapatid, kung ano ang ginagawang kabutihan ng tao na naaayon sa kalooban ng Diyos, gawin natin. Sa panahon po kasi ngayon, marami po nagsasabi na wala raw relihiyon na kakapagligtas ng kaluluwa ng tao. Mga kapatid ko, yung relihiyon nga ang magliligtas eh. Sa ating kaluluwa, yung relihiyon ang magliligtas sa ating kaluluwa. Kung alam nyo ang kahulugan ng relihiyon. Kasi po, sa panahon ngayon, ang mga tao po na ano na eh, naguluhan ng kaisipan dahil sa maling paghahatid ng salita. Kaya po may nagsasabi, ha, tingnan niyo po mga kapatid, ha, may nagtanong, ano reliyon mo? Born again. Reliyon ba yon? O organization o congregation? Samahan. No? Yung isa naman, ano reliyon mo? Adventist. Ikaw, ano reliyon mo? Saksi ni Jehovah. Ikaw, Roman Catholic. Mga kapatid ko, hindi po reliyon yun. Ang tawag doon, ha, congregation o kaya organization o kaya yung isa legion, isa part of the group na nagsasama-sama sila upang pag-usapan o pag-aralan ang salita ng Diyos na tinatawag na, no, ang salita ng Diyos na nangangahulugan na tinatawag na reliyon. Ito po ang kahulugan ng reliyon. Ang reliyon po, ito po yung ang kahulugan nito, yung paniniwala natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa paggawa sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Yan po ang nilalaman ng salitang reliyon. Kasi pag sumasamba ka at sinusunod mo ang kanyang kalooban, mabuti kang tao sa Diyos, ang connection mo, ang relasyon mo sa Diyos ay talagang dalisay, maliligtas ka. Maliligtas ka. Kaya ang kaligtasan ng tao ay yung tinatawag na reliyon. Ngayon, yung sinasabi nyo kasing walang makakapagligtas ng reliyon, yung po yung tinatawag na walang organization na pwede magligtas sa'yo. Walang congregation na pwede magligtas sa'yo. O walang samahan, no, na makapagligtas sa'yo, kundi ikaw lang. Ikaw kasi ang pinagkatiwalaan ng Ama ng katawan at espiritu na kanyang nilikha. Sa'yo ipinagkatiwala. Kaya pag-iingatan mo, ha, ang katawan at espiritong ipinahiram sa'yo. Yan po. Kaya yung relasyon sa Diyos, ang nangangulugan na tinatawag na relihiyon. Yan po, ha? Para po magkaunawaan tayong lahat. Kita nyo, salita ng Diyos na tama, tapat, at katwiran. Darating ang isang mangangaral ng isang organization. Darating naman po yung isang mangangaral ng isang simbahan. Nagtatalo. Nagtatalo sila. Eh, nung pinakikinggan ko po, parehong may katwiran. Kasi, ang sinasabi nila, parehong galing sa salita ng Diyos. Iniiba lang nila yung nilalaman ng kahulugan ng salita. Kasi po, yun tama, pwedeng imali. Dahil po ang tama, pwede pong may apat na kahulugan. O, kita niyo po mga kapatid. Paano nagkaroon ng kahulugan yung tama ng apat na kahulugan? Papaliwanag ko sa inyo, no? Ang tamang salita, una, ang tamang salita para sa Ama, tapat yun, tama eh, no? Makatwiran, tama yun, isa. Pangalawa,
pag-uusapan natin yung salitang tama. No? Eh, nagtatalo po sila. Sabi niya, hindi, ito ang tama. Hindi, ito ang tama. Ito ang tama. Mali. Minamali nila yung bawat ano para mapaniwala nila na siya ang tama. O, gagamitin natin ang pangalawang tama, ha? Sasabihin na ama, tama na kayo. Anong kahulugan nun? To stop. Tama na eh. Itigil nyo na yan. Pangalawa, ha? Eh, alam niyo po, maraming tao na napakahirap umunawa. Kasi po, ang pinaniniwalaan nila kung ano yung nasa kanilang isip. Diba? Alam niya, tama siya, tama. Gagawa tayo ng pangatlong kahulugan ng tama. No? Antigas ng ulo, talagang ano eh. Sabi, tama na, di ba? O ano sinabi na ama sa pangatlong tama? Tatamaan na kayo sa akin eh. Ano ibig sabihin nun? To hit. Papaluin ka na. O, tatlo na yan. Tatlong kahulugan ng tama. Di ba? Ito pa yung isang kahulugan ng tama, pang-apat. Sabi po ng iba, no? Bakit ganun sila? Ang salita ng Diyos, tama. Kaya nagagalit tuloy ang Diyos. Pinahihinto na sila ng Diyos sa salitang tama din. Siguro itong mga taong ito, may tama. Ano kahulugan nun? Ha? May sira na. Ang tawag dito, loko. Ano ba yung loko? Loko-loko. Loko. Lokong nagmamarunong. Nasa Bible din po yun. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko iparating na sinasabi ng Ama talaga. Eto po, bago siya pumanik sa langit, sabi ng Panginoon, magmahalang kayo. Babae, mahalin mo ang iyong anak. Anak, mahalin mo iyong magulang. Kapatid, mahalin mo iyong kapatid. Ano nangyayari po ngayon sa Russia? May magmamahalan ba? Gera! No? Dito sa Pilipinas, may pagmamahalan ba? Patayan! Asan po ang tunay na batas ng Diyos? Ang tunay na batas ng Diyos ay ang pagkakaunawaan sa isa't isa, pagmamahalan, hindi pagmamahalan na yakapan ano, hindi po ganun. Ibig sabihin sa pagmamahalan, nandun po yung sense ng pangunawa, no? Na pagpasensya, na paggagabay. Yun po yung tinatawag ng pagmamahal. Kasi po, eh, iba, pag nasabi mo, mahal kita, ang nilalaman, nasa laman eh. Wala po tayo sa laman. Spiritual loving ang kailangan ng Ama. Kapag nagahari sa'yo ang Espiritu ng Diyos, dapat po sumunod tayo sa Kanyang utos at salita. Magandang umaga po. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Amen. Amen.